Ang karumal-dumal na nangyari sa RCBC Cabuyao, Laguna noong 2008 ay isa sa mga pinakamadugong robbery na nangyari sa ating bansa. Tinawag itong gawa ng kamay na kasamaan ng ating kapulisan dahil sa lala ng krimen na kumitil sa 10 inosenteng buhay. Marami ang nasindak sa balitang ito na umabot sa iba't ibang panig ng ating bansa at nagdala ng takot sa ating mga kababayan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa RCBC Cabuyao Branch? At nahuli ba nila ang mga salarin? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pala sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong May 16, 2008, dakong alas 8 ng umaga, umarada sa harap ng RCBC Cabuyao Laguna Branch ang isang Toyota Innova. Sakay nito ang limang kalalakihan na may hawak na mahaba at matataas sa kalibre ng baril. Bumaba ang tatlo mula sa sasakyan. Suot ang itim na jacket at bonnet. Pumasok ang mga ito sa loob ng bangko. Habang sumunod naman ang dalawa pang miyembro sa loob. Maya-maya pa, may mga narinig na mga putok ng baril. Kasunod pa ang mga madugong pangyayari. Pagpasok pa lang ng mga holdapper ay una nitong pinaputukan ang bank manager na bumungad sa kanila. Habang sinunod naman nila ang isang kliyente at janitor ng bangko na nasa lobby ng mga oras na yun. Kasunod nito, dinampot naman ng grupo ang dalawang empleyado ng bangko at dinala sa kinilalagyan ng vault. Inutusan nila itong buksan upang makuha ang pera nakatago sa bangko. At pagkatapos mabuksan ng vault, ay walang awa nilang binaril ang dalawang empleyado na siya namang ikinasawi ng mga ito. Pagkatapos nito, inumpisa na ng mga holdapper na kunin ang perang laman ng vault. Wala silang sinaya na pagkakataon. Bawat papel na pera ay inilalagay nila sa kanilang dalang mga bag hanggang sa maubos nila ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nilang malimas ang laman ng vault, ay pinapila ng grupo ang tatlo pang empleyado ng bangko at walang pakundangan nila ang pinagbabaril. Isa-isang bumagsak ang tatlong empleyado at lahat sila ay mabilis na binawian ng buhay. Hindi pa nakontento ang grupo at bago sila tumakas palabas ng bangko ay huli naman nilang binaril ang security guard na naka-duty noong mga oras na yun. Lumabas ang grupo sa likod ng bangko at gamit ang sasakyan ng isa sa mga empleyado, tumakas ang mga ito bit-bit ang halagang aabot sa 12 million pesos. Sa kabila ng mga buhay na pinatay nila, kapalit ang bit-bit nilang salapi. Naging matagumpay ang kanilang pakay. Nakuha nila ang kanilang matagal nang pinagplanuhan. Siyam na buhay ang namatay sa malagim na pangyayaring ito. Habang isa naman ang nakaligtas, ngunit binawian din ang buhay sa ospital. Lahat ng biktima ay may tama ng baril sa ulo. Ang kanilang paraan ng pagpatay ay parang isang summary execution. Walang awa at madugo nilang pinatay ang lahat ng kanilang makita sa loob ng bangko. Base sa mga otoridad, sa dating ng mga pangyari ay talagang walang intensyon ng grupo na mag-iwan ng buhay na tao sa loob ng bangko. Lahat ay pinagplanuhan nilang paslangin. Pumutok ang balita sa TV at radyo. Lahat ng mga channel at istasyon ay nakatuon sa malagim na pangyari. Lahat ay nagimbal at napuno ng takot. Bawat isa ay may kanya-kanyang haka sa mga pangyari. At para maibsan ang pagkabalisa ng sambayan ng Pilipino, inilunsad ang Task Force RCBC upang mag-imbestiga at alamin ang tunay na nangyari sa pinakamadugong robbery massacre sa kasaysayan ng Pilipinas. Base sa mga initial investigasyon, ang robbery massacre na ito ay posibleng inside job o mayroong isang kasabwat na nagtatrabaho sa loob ng bangko. Pero hindi sapat ang hakahakang ito hanggat walang matibay na ebidensya para suportahan ito. Lalo na wala ding record na nakuha sa CCTV ng bangko dahil sinira ito. Sa tulong ng mga pabuyang inalok ng lokal na pamahalaan ng Laguna at sa lakas ng loob ng mga ilang saksi, nagkaroon ito ng bunga upang matukoy ang mga salarin. Di nagtagal, ito nga ay napatunayan na isang inside job dahil ang isa sa guard na bangko na si Joel De La Cruz ay napag-alamang hindi pala nag-duty at nag-file ng leave noong araw na yun. Napag-alaman nila na kasama pala ito sa mga armadong kalalakihan na pumasok sa loob ng bangko na pinamunuan ni Ricardo Gumulon, isang ex-army.
kasama ang tatlo pang sospek na sina Jesus Narvaez, Alan Bago at Danilo Letokit. Batay sa masusing imbestigasyon at sa tulong ng 9 taong gulang na bata na nagsilbing saksi, kinumpirma nito na nakita niya pumasok sa loob ng bangko si Gumulon noong araw at oras ng insidente. Kasama pa ang 2 sospek na sila Bago at De La Cruz na may naiwang fingerprint sa vault. Nasabi din sa imbestigasyon na nabosesan ng mga empleyado ng bangko ang security guard sa De La Cruz. Kaya nila pinaslang ang lahat ng mga empleyado para masiguradong walang maiwan na saksi sa krimen. Habang ilang mga saksi naman ang nagsabi nakita nila ang 2 sospek na sina Narvaez at Litukit na nagbabantay sa sasakyan na ginamit ang grupo para pantakas. Ayon sa kapulisan, halos 3 saksi ang lumantad upang idetalye ang kanilang mga nakita para pagtulong-tulungan matahi ang mga tunay na pangyayari sa RCBC robbery massacre. Sa tulong ng mga saksi, kaya nauwi sa pagkahuli at pagsuko ng mga sospek. Pero hindi dito magtatapos ang ating storya dahil totoo ang kasabihan na ang katarungan ay mangingibabaw. Isang araw lang ang lumipas matapos ang madugong krimen, isa pang saksi ang lumutang dala ng kanyang konsensya. Siya ay kabilang sa grupo na nagsilbing lookout sa labas ng bangko habang ginagawa naman ng grupo ang karumal-dumal na krimen. Siya ay sumuko at kinilala sa pangalang Roger. At ganito ang kanyang sinabi. Sinabi nila sa akin na meron silang operasyon at malaki ang magiging hatian. Sinabi din nila sa akin na meron silang kakuntsabang gwardiya sa loob ng bangko. Kwento ni Roger, siya ay pinapasok lamang ng isa sa mga sospek noong May 10, 6 na araw bago maisagawa ng grupo ang pinakamadugong robbery massacre ng bansa. Kapalit na kanyang serbisyo bilang lookout, siya ay binigyan ng grupo ng halagang 400,000 pesos. Sinubukan niya itong gastusin. Ngunit dala ng mga balita sa TV na kanya nakikita, unti-unti siya inuusik ng kanyang konsensya. Dahilan, para kanyang iwanan ng pera sa loob ng isang tricycle. Noong makita ng tricycle driver ang bag na naglalaman ng pera, agad naman ito nagsumbong sa mga kapulisan. Kaya siya tinugis sa mga ito. Hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng konsensya ko. Tuwing naisip ko ang mga namatay sa RCBC, alam ko naghahanap ng hustisya ang makamag-anak nila. Kung sa mga kapatid ko nangyari yun, sigurado napakasakit nun para sa akin. Batay sa detalyadong salaysay ni Roger, mula sa pagpasok ng grupo sa bangko hanggang sa pamamaril at pagtakas, siya nga ay nakumpirmang miyembro ng grupo at nandun din siya sa lugar ng pinangyarihan. Dahil lahat na kanyang sinabi ay tumutugma din sa salaysay ng ibang saksi. At ang salaysay na ito ang siya magdidiin sa mga sospek. Bagamat itinatanggi ng mga ito ang mga paratang sa kanila. Kasabay pa nito ay isiniwalat ni Roger na meron pa itong ibang mga nakausap bukod pa sa 5 sospek ng RCBC massacre. Ito naman ang tinitignang anggulo ng mga pulis at upang paghinalaan na hindi lamang isang grupo ang nasa likod ng krimen na ito. Una dito na pag-alaman na lahat ng miyembro ng grupong sangkot sa RCBC robbery massacre ay may mga nauna ng kaso na pagnanakaw sa ibang bangko sa Batangas at Cavite. Sumunod pa dito ang 4 na taong napatay ng mga pulis sa isang operasyon sa Tanawan, Batangas na may kapareho ding kaso at ang pagkakapatay sa isang tinuturong robbery gang leader sa Laguna. Iba't ibang tao na may isang uri ng kaso, dahilan upang mag-focus ang atensyon ng mga pulis sa isa pang tao. Lahat ng krimen ng mga taong ito ay may isang estilo at pamamaraan. Ang pagnanakaw na katulad ng isa sa kilalang grupo sa Visayas at Mindanao, ang Uzami sa robbery gang na pinamunuan ni Herbert Culanco, isang kilala at notorious na kriminal na nagsimula noong year 2000. Si Culanco ay may iba pa ding grupo na may pangalang Ampang Culanco Robbery Group. At ang mga aktibidad ng grupong ito ay nagmula sa Mindanao na may gawaing pagnanakaw, pangingikil at kidnappings. Di nagtagal ay nagsagawa na din operasyon ng grupo sa Cebu hanggang sa umabot ito sa Maynila pati na rin sa mga karating lalawigan nito sa Luzon gaya ng Laguna, Cavite at Batangas. At dahil dito, may konekta ng ating kapulisan ang pagkakasangkot ng Uzami sa robbery gang sa mga robbery sa Luzon, pati na rin nga ang RCBC robbery massacre sa Laguna na naganap noong May 16, 2008 na kumitil sa 10 innocenteng buhay. Makalipas ang 8 buwan, January 2009, sa kabila ng pagtatago ng grupo ni Culanco, siya ay nahuli sa isang checkpoint sa Iligan City. At kapalit ng mga krimen sa kanyang ginawa, siya
ay nahatulan ng habang buhay ng pagkakabilanggo. Siya ngayon ay nakakulong sa Bilibid at isa sa mga kilala at pinakamakapangyarihang preso sa loob ng kulungan. Base sa storyang ito, kitang-kita natin na kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan. Bagamat may mga buhay na nawala, nangingibabaw naman ang hustisya para sa mga naging biktima ng pinakamadugong robbery massacre sa kasaysayan ng Pilipinas.